Okay mga paps, kumusta kayo? Kadarating lang ng mga pyesa na in-order ko para sa ating Aerox. Gusto ko lang masubukan itong Pits Bike. Bali, ang in-order ko ay itong ano, Hubshib. Sa torque drive. Subukan ko siya kung anong performance ang may bibigay niya. Kung mapapansin niya mga paps, no, dalawang angle yung kanyang groove. Isang straight at isang curve. So, nagtanong ako dun sa Pits Bike mismo. Nag-message ako sa kanila sa messenger. Tinanong ko kung ano yung pinaka-recommended na groove ang pwedeng gamitin na mas maganda. Ang sabi nila, kung ang habol ko daw eh yung malakas sa arangkada, maganda itong curb na groove. Pag ito namang straight daw ang ginamit ko, need ko pang mag tono ng bola at ng spring. So sa tingin ko mas maganda tong straight. Ito ang gagamitin ko. Shoutout mga nga pala kay, ano, kay Arbrads Garage. Sa kanila ko nabili ito. Okay, maganda yung quality. Kaya susubukan natin. Ayan, nakikita nyo mga paps, may kasama siyang o-ring at saka oil seal. O-ring at saka oil seal. At itong isa naman paps, ito yung version 3 na full set ng Pits Bike. Pang Aerox talaga siya. So, may kasama na siyang tuning washer. May kasama siyang hyper pin na bushing. Napakagaan yung mga paps. So, hindi ko ito gagamitin kasi meron na akong isa doon na nabili ko dati, yun na lang ang gagamitin ko muna. So, ito yung pulley nila, paps. Kung makikita nyo, coated siya. Ang sabi nila, nano-coating daw ito. Ang size niya is, ayan mga paps, oh, pang Aerox 155 talaga siya, 132mm. Sa tingin ko itong size na to, ito yung stock size ng Aerox kasi maliit lang talaga siya. Ang pinagkaiba lang to sa drive pace. Bali, itong drive pace niya ginaya na rin yung sukat sa mismong pulley na 132mm. Sa stock kasi mga paps, mas malapad yung drive pace. Ito yung pulley. Ang kasama ng pulley, ito meron na siyang backplate. Nakasama. Ayun mga paps, kung mapapansin nyo, coated daw siya ng nano-coating. Pero alam ko sa katagal ng paggamit, sigurado magagasgas talaga ito kasi coating lang naman siya. Pero okay lang. Ayun paps, maliit lang siya. Aerox 155, 132mm. 13.5 degrees yung angle niya. Tapos tanso o na rin yung ano niya, bushing. Match na match siya dun sa hyperpin. So yun mga paps, susubukan ko lang to kung ano bang kayang ibigay na performance ng Pits Bike. Kumpara sa ibang brand ng pulley. Tapos nga pala mga paps, bumili rin ako ng ano, clutch or clutch lining na dito na. Mga paps, kung mapapansin nyo siya mga paps, pulido yung pagkakagawa, pati yung mismo base niya. Pagdating naman sa clutch pad, sa tingin ko, katulad din siya nung iba nating nabibili na aftermarket dito sa atin. Pero, ano, pulido talaga siyang pagkagawa niya, matinis.
So ilalagay ko lahat ito ngayon. So subukan ko kung ano magiging resulta. Pero talagang main na ano ko tong pit spike, mga paps. Itong mga itong pit spike. Kasi murang maganda siya. Pulido yung pagkakagawa niya. Pulido yung pagkakayari niya. Tsaka nagustuhan ko nga yung size niya. Halos ang size lang siya ng stock na size ng Perox. Dahil yung mga iba kasing nabibili sa aftermarket, malalaki yun dahil malalapad, dahil pang and max talaga yung mga yun. Wala talaga silang ginagawa na size na katulad sa Aerox, yung sa NMAX version 1. Kasi yung Aerox version 2 tsaka yung NMAX na version 2, yung 2020 model, same lang sila ng CVT. Ang gamit nila is V65. Ang nag-iba lang yung sa NMAX version 1, ang gamit niya 2DP, kaya mas malapad. So itong size na to, sa tingin ko magandang gamitin to sa Aerox tsaka sa NMAX na version to. Ayun mga paps, ikakabit ko muna sila, tapos pipilitin ko makapag-testing. Maghahanap tayo ng magandang lugar dito sa amin kung paano ko sila matesting talaga. Yung mga unang set ko kasi ng CVT, ayun, 120, nakukuha ko sa loob ng mga mahigit 20 seconds lang siguro. So, eto. Ito, ang ganda paps ng top shield niya. Plano ko sanang bilhin mga paps yung yung assembly na forged na alloy. Pero may mga nagsasabi na hindi daw advisable yun sa everyday use eh. Pero meron naman ako nakikita na ginagamit nilang pang everyday use na okay naman. Kaya lang medyo may kamahalan, 6,000 plus yung price nun eh. So nag-decide na muna ako na ito na muna biling ko para matesting. Ayun mga paps, gagamitin ko itong straight line niya. Okay mga paps, ikakabit ko lang muna. So continue ko na lang itong video ko namin. Okay mga paps, ayun na ikabit ko na yung pits bike na poly set at saka yung pits bike na half shield sa third drive. At saka yung Daytona na flats lining. So ngayon paps, maganda siya. At yung tension ng belt tama-tama. Nilagay ko rin yung kasama na turning washer na 1mm. Ayan mga paps, matiawat yung belt ko sa outline. Hindi ganun kita. So matiawat siya mga paps, at hindi rin mapagpag yung sabihin ko doon niya na maganda. Kaya maganda yung kit ng belt natin mga paps. Hanggang dito na lang muna mga paps. Isasara ko na muna siya at nagte-test drive ako para masubukan ko kung maganda yung performance niya. Ang nakalagay ko nga palang flyball dito is 310, tapos naka 1000 rpm ako na center spring at 1000 rpm na clutch spring. Testingin ko muna siya paps, kaya isasara ko na muna. Sige paps, salamat sa panonood.